Pero Doc, pagdating po sa suicide, ano naman po ang mga misconceptions pagdating sa suicide? Well, unfortunately ha, so some people would assume when one is suicidal or ano, presenting with mental health conditions ha, ang ina-assume ay mas mahina sila. Oh, that's not the case. We are, well, you are dealing with a medical doctor. We are mental health professionals. So these are actual physical, mental conditions. So it would be best to put it in a point na we are ill. So I don't think anybody would ask to have depression or ask to feel this way, na their only solution at that moment that they are experiencing symptoms is to give up and yun nga, to end their lives then. There are instances din that sinasabi tungkol sa suicide na parang they feel, parang selfish naman, ito yung ginawa niya. But if you listen to their stories, actually a lot of times they feel like a burden. So parang for them, instead na pampabigat sila sa pamilya nila, ang ginugusto na lang nila, sige, to relieve the burden from the family. So when, I would encourage people na kung halimbawa situations like this, be patient, be kind. Let us dispel yung mga judgments about yung situations ng bawat tao, because there's a backstory to every person who is suffering with this type of symptom and with type of psychiatric conditions as well. How do you address, Doc, pag may isa kang kaibigan na laging binabanggit, no, magsusuicide na siya. Sabi kasi there are two schools of thought . May narinig ako na isa sabi, pag laging binabanggit papo na magsusuicide daw, hindi rin tinutuloy. Yung taong tahimik, diyan ka medyo mag-watch minsan out. Nga, masayahin kasi or masayahin yung mga outward manifestations sa masaya, yung pala hindi. So ano po doon yung totoo at paano natin i-address ang mga ganitong sitwasyon na mayroon na isang laging nagsasabi na magsusuicide ako? Well, Tintin, you're totally right na there is no distinct appearance of somebody who could attempt suicide. Pero we look for mga risk factors din. So malaking bagay if the person is male of extremes age, like very young or very old, tapos may previous attempt na rin, may access siya sa mga weapons, and the weapons are lethal in nature. So kung halimbawa, if we're talking about number of medications as opposed to if there are access to firearms. So we would those are considerations as well. All situations, there's not necessarily may warning, pero we would like to be a listening ear. We would like to be supportive. We would also, like I mentioned earlier, we would not want to be judgmental. But for cases that there is self-harm, so that would warrant professional help already. Mm-hmm. So perhaps we would like to lessen the stigma with the idea of seeking consult with a mental health professional already. Usually when we are suicidal, yes, we would warrant taking medications already. Mm-mm. Doc, paano po sila hihingi ng tulong? Meron po bang hotline na pwedeng tawagan? Well, for the National Center for Mental Health, they have a crisis hotline. So I believe it's 1553 for toll-free numbers. And then they also have several numbers when it comes to Smart Globe, I believe. But there are also other... Ito, pinapakita natin, Doc. Suicide hotline. We're showing it on screen. Na pwede yung nilang tawagan. Yeah. Ito mga numbers na to. Yes, yes. So, para in case lang nga you want to talk to someone or ask advice on what to do, na ito yung nararamdaman natin. Alright. Thank you so much, Doc. Maraming salamat. At hopefully, sa pamigitan po ng ating pag-uusap ngayon, ay meron po tayong natulungan na isa nating kababayan. O kahit mas marami pang kababayan, mas okay. Oo. Salamat, Doc.
bless. Si Dr. Tan. Oo, malaking bagay na papo yung pag meron kang kaibigan na nagpo-post lagi sa Facebook or nagme-message siya na depressed siya, na gusto niya na magpakamatay, ganyan. Sabihin mo lang na pag kailangan mo na isang taong makikinig sa'yo, I am here for you. You are not alone. I am just here. You can tell me anything. Para isipin niya na may tao pa who cares for how she or he feels. Malaking bagay yun. I'm praying for you. Ganyan. Malaking bagay yung i-affirm mo sa kanya na hindi siya nag-iisa. Maraming nagmamahal sa kanya. And meron pang saysay ang buhay niya. In your own friendly or way as a friend. Ganyan.